Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Five of Cups in reverse and the Nine of Cups upright. Natupad yung wish mo na makarecover ka sa sadness, sa panghinayang, sa grief, sa panghinayang, maybe sa person mo, nang hinayang sa person mo, na makarecover ka or nakarecover ka na. Na makakarecover ka na sa person mo, sa kung ano man yung pinanghinayangan mo na yan. And possible na nakarecover ka na yan. Natupad yung wish mo na makarecover ka na makamove on ka na hindi mo na siya iiyakan. Hindi ka na maglulumpasay. Hindi ka na luluha sa person na yan na hindi mo na panghinayangan yan. Yung ganun ba? Yung hindi ka na maapektuhan emotionally, mentally, na hindi na maapektuhan yung mood mo, na maging masiyahan ka na, na mag-focus ka na sa positivity with the color gold and yellow and sa prosperity, sa abundance, and sa mga wishes mo, sa goals mo, sa kung ano yung mga gusto mo ma-receive. Pero meron ka pang wishes dyan na matutupad for sure. Meron ka ba? Meron ka pang wishes na matutupad? Ano ba talaga? Actually, marami yan. Marami kang wishes and possible marami yan. Marami yung wishes mo matutupad. Ano yung mga wishes mo matutupad? Ang magtagumpay ka. Ang makuha mo yung gusto mong makuha. So, ikaw yung nakakaalam niyan. Pwedeng success, victory, success sa career. Yung sinesend mong message, information sa universe, yun. Pwedeng matupad yan. Yung kung ano man yung sinesend mo sa itaas, no? Ng mga kahilingan mo. Wishes mo yan. So, yan. Kung ano yung palagi na sa isipan mo, na gagawin mo, na sisimulan mong gawin, then you can do it. Magtatagumpay ka siya sa sisimulan mong gawin. Possible goal mo na maging successful, no? Maging achiever. Maging mayaman, no? Or ang magkaroon ng source of income na continuous yung kita mo na magtuloy-tuloy na yung pasok ng pera sa iyo, na magkaroon ka ng career na it will bring in financial stability and long-term na income para sa iyo, pwedeng kahit anong career yan, pwedeng business, pwedeng sa pang-empleyado or kahit anong career, no. Pwedeng yung wish mo ay magtiyaga ka sa work mo or yung magkaroon ka ng trabaho na talaga magustuhan mo yung trabaho mo na masaya ka sa work mo na tuloy-tuloy yung trabaho mo na yan at may growth pa, no? And then ma-raise yung position mo or pwedeng taasan yung sahod mo, yung ganyan. Or else ay tataas yung position mo, yung ganyan, no? Tuloy-tuloy na income to or mag-offer sa'yo yung person mo na kung meron kang person na sa isipan mo na mag-offer sa'yo ng commitment, serious offer na seryoso siya sa'yo na pang long-term na relationship ang gusto niya, no? Na hindi lang laro-laro yung gusto niyang relationship with you, kundi pang long-term at magkukumit siya sa'yo at yun nga, yung maging faithful, maging loyal sa iyo, ganyan.
And kung winish mo din na may new person na mag-offer sa iyo ng commitment, ng relationship na magko-commit siya sa iyo, na seryoso yung offer niya talaga sa iyo, na that person wants to be in a long-term relationship with you and seryosohin ka niya, ang hindi siya maglalaro, kundi maging loyal siya sa iyo at mag-focus na siya sa iyo, yung ganoon, sa relationship niyo. Meron kang hinihiling na mapapa sa iyo. Meron kang parang sinent na information sa universe na or sa guides or sa angels na na-receive nila yun. Na-receive nila. Na klaro no, yung information na binigay mo. And then, kung ano man to, yung nasa isipan mo, parang may ano kayo, may focus, no? May focus yung isipan mo. Na kung ano yung gusto mong simulan ay klaro, klaro yung isip mo. Klaro yung kung ano talaga yung goal mo pati. Okay. More information about you here. Yun talaga eh. Meron kang hiniling tungkol sa parang stagnant na connection or stagnant na parte ng buhay mo na. Or else ay a person, connected sa person, yung pinapipray mo na. Yung pinapipray mo ay connected sa person na hindi nagtitake ng action sa iyo. Or pwedeng yung career mo na stuck. Yun din yung mga igagrant or yung ibibigay sa'yo. Yung merong na-stagnant, merong hindi gumagalaw. Pwedeng connection yun ng person mo, yung relationship nyo. Yung person mo hindi gumagalaw, hindi nagtitake ng action, hindi siya driven na kontakin ka, kausapin ka, napuntahan ka. Or else yung career mo ay parang parang natigil or parang nawala ka ng ganang mag-take ng action sa mga goals mo. So, kung ano man to, mga hinihiling mo na to ay pinagpasyahan yan ng sa itaas at ibibigay sa'yo. Depende sa kahilingan yan. And the more na willing ka talagang ma-receive yan, yung mga blessings na yan, the more na positive ka, and the more na good yung iyong mga kahilingan para sa sarili mo, sa future mo, ay ibibigay naman yan. Hindi man agad-agad, ay pwedeng in the near future, para naman sa future mo, para naman sa ano talaga yung goals mo sa buhay mo, ambition mo, kung ano yung gusto mong buhay, in the future, ganyan. So, yan. Judgment. Libra, Cancer, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Surprises from the universe. Recognition to guys, you will be recognized or marirecognized ka sa work. Pwedeng meron kang partner or meron kang kasama na magkasama kayong dalawa na marecognize kayo. No? Or yung marecognize yung gawa nyo. Or kung meron kayong gagawin na project together, ganyan, as a team, then you will be recognized. And ma-recognize yung gawa niyo, yung project na ginagawa niyo. And possible meron kang skill as well as
with the Three of Pentacles here in this deck, magiging active na yung buhay mo. Magiging masiyahin ka na. Para bang happy-go-lucky. Hindi ka na magiging malungkot pa. Yung may-enjoy mo na yung buhay mo. With the color orange, magiging active na yung sex life mo. Yung ganyan. And kasi may magkakaroon ka na ng partner eh. With the Three of Pentacles, mabibuild ka na ng family. Magkakaroon ka ng partner with the Three of Pentacles. You will build family or yeah, na magtutulungan kayong dalawa o, na masaya kayo, na nagtutulungan sa kung ano man yung gagawin nyo, sa kung ano yung ginagawa nyo, na happy kayo, na nagtutulungan kayong dalawa, na may harmony, yun ang kukuha ko dito, na harmonious yung relationship nyo, na walang conflict, na may pagtutulungan talaga. Yung pagka magkakasama kayo, ay happy kayo, nakangiti kayo. No? Hindi na, meron kasi yung family na magkakasama nga, pero nakasimangot, tapos parang galit pa sa pamilya na, yan, di ba? Parang galit sila sa isa't isa, yung ganun. Pero ito, yung ibibuild mong family ay talagang masaya kayong magkakasama. Masaya kayo habang nagtutulungan kayo sa mga ginagawa nyo. Ganun. So, walang tamad. Ganun. And, ma-enjoy mo na yung life. No? Magiging active na talaga. Maybe yung career mo. No? Mag-enjoy ka na sa kung ano yung ginagawa mo. O kung meron kang ipupurso ng career. Then, ma-enjoy mo yung ginagawa mo na talagang magiging masaya ka. Madaming ma-attract sa'yo dahil sa creative skills mo, meron mga creative skills, talent. Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung meron kang abilidad, ma-recognize ka sa abilidad mo, sa talento mo na yan. Or kahit na ano. Kahit na sabi ng iba ay hindi ka ganun kagaling, ay meron pa rin at merong makaka-appreciate sa'yo. Merong tao mababang standard at maraming tao ang mababang standard. Kaya, don't worry. Konti lang ang tao mataas yung standard. Masyadong strict. So, madami. Mas marami ang mababang standard na madali nilang makita yung kahit na hindi ganun ka perfect kasi wala namang perfect na kung ano man yung abilidad mo. Ang dami namang sumikat dyan na diba, makita nyo, hindi naman ganun ka perfect or pulido yung gawa nila. Diba? Meron pa rin at meron pa rin parang, ano ba tawag dyan? Hindi ganun ka-perfect. Hindi nga ganun ka-perfect. Okay. Madalang lang yung masyadong criticizer, masyadong perfectionist na tao. Madalang lang yung tao. High ang expectation. Kasi high ang expectation, ang standard nila sa ibang tao. Pati sa sarili nila din. Ganyan. At the same time, may enjoy mo yung ginagawa mo. Magiging happy ka sa ipupursue mo na yan. Huwag lang yung ingitira. Kasi kahit na magaling ka, sabihin niyan, ay, bakit? Hindi magaling. Kaya sa pagkakanta, no, marunong ka kumanta, sabihin nila, feeling magaling kumanta kahit magaling ka kumanta. Kung magaling ka sumayaw, sabihin, feeling magaling sumayaw. Pero pag maingitira. Tapos pag
kunwari, kumakanta ka. Sabihin ng mga yan, madami na layanan silang comment na akala mo perfect, si mga perfecto, perfecta, pero wala namang abilidad yung mga ganyan tao. sabihin na pang-choir lang yung boses niyan. Diba? Yan yung common. Pag mga nainggit. Sabihin na pang-choir lang yung boses niyan. Katulad kay Charisse. Oh, pang-choir lang daw, pero yun yun. Hanggang Amerika, buong mundo, yung bumilip kay Charisse. Kasi nga, ganun para pag mga nainggit. Gagawa ng komento, kahit magaling ka pa, ay hindi nila ma-accept yan. Gagawa yan sila ng komento nila na hindi naman totoo. Na pwede pang yung nakikita nila na weakness nila at walang kakayanan, ipasa nila sa iyo or ibato nila sa iyo na ganun ka, pero yung totoo sila yun. So, yan. Pwedeng ganun. Meron namang tao na prank pa din talaga, na mataas lang din talaga yung standard, no, sa mga bagay-bagay. No? Kita nyo naman sa mga judges pa lang, di ba? Na meron talaga nga mataas yung standard. Na ayaw niya yung mababa yung quality ng pini-perform, or, di ba? Kita nyo naman na talagang prank ka lang kasi mababa nga naman yung standard. Ayaw niya lang mababa yung ano, yung quality ng gawa or quality ng yung pag-perform or kung ano man yung ginagawa. No? Kung ano man yan. Kunwari, isa kanta sa singing contest. Meron talagang judge na mataas yung standard. Meron din na hindi naman ganun ka perfectionist or hindi siya ganun ka criticizer. Diba? So, yan. May person ba na papasok sa buhay mo? Merong naka-align sa'yo, temperance. Naka-align. At yan yung papasok sa buhay mo. Ano yung energy ng person na yan na papasok sa buhay mo? Emperor. May pagka-stricto yan, guys. At the bottom of the deck, Eight of Swords. Naka-alis na to sa kung saan man siya na-stuck or parang na-trapped. Nawala na yung negativities na naka-cloak sa kanya. Nagkaroon na siya ng freedom from any negativities na parang nagpa-stuck sa kanya. Na nag-bind sa kanya. Merong negativities na nag-bind sa kanya. Pero, ano, siya na ngayon yung may control ng buhay niya. Siya yung may power over sa sarili niya. Strong yung personality. Powerful yung personality, or maybe a boss, an owner of a business, entrepreneur, or politician, or judge, or any career na nasa top position to. Na parang wala siyang boss, na siya yung boss. Yung ganun. Siya yung nagkakaman. Siya yung nag-uutos. Na respetado yung tao to. New person ba yan? Yeah, it's a new person. It's a new person. Paso lang, protective to sa sarili niya.
protective siya sa energy field niya, sa energy niya. So, may pagka-defensive to right now. Pero naka-align na kayong dalawa ng emperor na yan. Stable na siya. Nakalaya na siya sa negativities. Or parang na-stuck to eh, sa negative influence. Or evil influence, negative influence. It's a new person. Pero kilala ka niyan. Kilala ka ng new person na yan. Yeah. Kilala ka niya. At possible, matagal ka na niyang kilala. Or katrabaho mo, kakilala mo sa workplace mo, or pwedeng boss mo. Pwedeng boss mo yan, or manager na, ay, mga boss yun eh, mamayari talaga yun eh. Or, habang naglalakad ka, nakasalubong mo. Or else, nakasabay mo mag, maglakad yan. Or, nagkaroon na kayo ng conversation yan. Tingnan natin kung nagkaroon na kayo ng conversation yan. The new person yan. Eh, nagkaroon na ng conversation. Pero malungkot ang inyong conversation. Parang yung conversation nyo ay maring napag-usapan nyo yung tungkol sa may nawala sa'yo or may nawala din sa kanya yung nang hinayang kayo sa mga past nyo or may mga nawala ba sa inyong dalawa or it's a sad conversation. Hindi siya masaya na conversation. Malungkot. Tungkol sa mga nawala. Sa mga pinanghinayangan ninyo or pinanghinayangan mo pinanghinayangan niya. Ayan. And we have here the Nine of Cups. Possible nag-usap din kayo tungkol sa kung ano yung gusto mong marating, kung ano pa yung mga wishes nyo, no? Mga ganun yung pinag-usapan nyo or isa sa inyo ang nagkwento niyan, ang nag-share kung ano yung mga wishes and hopes and dreams ninyo, mga ganyan. So, yan. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Dahil sa nagkaroon na kayo ng conversation, ano yung tingin ng tao na yan sa'yo? Naka-recover ka na sa, na hindi ka na naghabol dun sa past person mo. Na naka-recover ka na sa yung masakit na pinagdaanan mo. Parang dumaan ka sa transformation. Alam niyo, masakit yun. Mahirap. Matindi yung pinagdaanan mo pag dumaan ka sa transformation. Parang kung pinatay, no? Inside. Parang minalas-malas ka, yung gano'n, with the number 13, see? Na naka-recover ka na doon, nawala na yung sakit, na wala ka ng balak maghabol doon sa past person mo. Yun yung tingin niya sa'yo. Ano yung feelings ng person na yan sa'yo ngayon? Na-align pa lang kasi kayo eh. Pero, ayun o.
parang napapaisip to sa'yo, pero wala pa tong balak na mag-message or kausapin ka or ang sabihin sa'yo kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo, nag-hold back mo. Ano yung iniisip niya ngayon, ng person na yan sa'yo? Ano yung iniisip niya ngayon sa'yo ng person na yan? Yan yung nakalign sa'yo. Queen of Pentacles and the Sun, na pwede kanyang maging partner, na positive siya. Positive siya to start a something with you. Inspired. Ganun yung iniisip niya. Pero gusto niya mag-take na action, pero yung feeling siya ay mukhang hindi pa ready. Baka may pinagdaanan din, no? Sa mga past niya. Pero positive siya talaga. Positive yung feelings. Eh, yung thoughts niya. Pag naisip ka niya. Ngayon, no, na parang masaya siya. Habang iniisip ka niya ngayon, nagiging inspired siya or nag-iisip siya na or iniisip niya ngayon na mag-take ng action sa'yo. Pero yung feelings na siguro nasaktan yan in the past, no, sa ibang person. Kaya parang pinipigilan ng feelings niya na huwag mag-open sa'yo or huwag muna niya sabihin sa'yo. Yung gusto niya sabihin, no? Or parang hindi pa gaano na-develop yung feelings. Pero yung isip niya, na-excite na, no? Or positibo to start a relationship with you. Naisip niya na gusto ka niya mapangasawa. Or para bang komportable siya pag naisip ka niya. Para ang saya-saya niya pag asawa ka na niya. Imagine ka niya na asawa ka niya, na magkasama kayo, masaya kayo, ganyan. And, so light and delightful yung pakiramdam niya. Sunny, masiyahin, no? Masiyahin. Masaya siya habang iniisip ka niya. So, yan. Mas lalo siya nagiging energetic, nagiging active. Parang nagbibigay ka ng inspirasyon sa tao. Naka-align na kasi kayo, kaya naiisip ka niyan palagi. Ano yung feelings mo sa person na yan? Sa new person. Actually, parang hopeless ka eh. Feeling mo ang labo. Parang hindi ka, ayaw mo masa dyan. Dahil natakot ka masaktan. Dahil masaktan ka lang, heartbroken ka lang. Bakit? It's a new person. Dahil baka babalik siya sa past niya, sa past person niya, or yung wala naman siyang gagawin yung action, or yung aasa ka nga lang, no? Ayaw mo maasa. Dahil mukhang nasa top position yan, ayaw mo masaktan lang. Ayaw mo umasa, ayaw mo masaktan. Baka may babalikan pa yan. Past person. Baka wala naman siyang gagawing action sa iyo. Lalo na yung feelings niya ay hindi pa ready. Hindi pa ready na ma-in love muli. Yung ganun. Isip niya na excited na and positive. O naisip ka niya. Pero yan yung naka-align sa'yo. Ano kaya yung
next na mangyayari sa kanila, angels? The Hermit. Yan yung mga next na mangyayari. Pero, mukhang magkakasama kayo nito sa work. Or, magkakaroon kayo ng alone time nito na you will build something together. Pero, mukhang i-keep muna nito yung feelings niya eh. Yung feelings niya, yun yung parang hindi pa ready. Kailangan pa niya na mag-heal. Person na yun. Pero, ano, masaya kayong magkakasama sa work. O kung ano man yung gagawin niyo. Ano pa? Ano pa yung mga next na mangyayari sa inyong dalawa? Kung naging guarded yung person mo na yan dahil nasaktan, kung naglagay ng boundary yung new person na yan or isa sa inyo, ay mawala na yung fear. Mari may fear pa din yun, no? Yung emperor na yun. Mawala din yung fear niya. Matututo na din niya na magtiwala at i-open yung sarili niya for another relationship sa new person. Pero may self-love na. Pwede ikaw, may self-love ka na. May self-love na din siya. And then, parang i-open yung doors sa isa't isa. No? Na matuto kayong magtiwala sa isa't isa. Lalo at makakasama mo to. Mukhang magkakaroon kayo ng strong bond. Mabuild niyo yung tiwala, trust, strong bond. Hanggang sa mawala yung takot niyo. Yung mga fears niyo, mawala yung pagiging guarded niyo. At doon yun magsisimula, doon yung mag-umpisa. Ano pa yung mga mangyayari sa inyong dalawa ng person na yan? Oh. What's with the Eight of Swords here? Two of Cups. Ay. Mag-iisip na mag-iisip kayo or mag-iisipan kayo na mag-iisipan sa isa't isa. Ayun. Magkakaroon to ng new beginning, guys. And, may in love kayo sa isa't isa. Na parang, maging clouded yung isipan nyo na, na you want to be together. Yung ganyan. You want to be together. Para kayong dalawa. And makaka-recover na kayo dun sa parang wala kayong ibang maiisip kundi yung isa't isa. You know? Na gusto nyong magsama, gusto nyong to be in a relationship, ang magkaroon ng balance. Yun yun sa inyong dalawa. Na isipin nyo nang isipin nyo yung isa't isa habang nag-work kayo na hindi na mawala sa isipan nyo yung isa't isa. Kahit na busy kayo sa work. Hanggang sa mag-put kayo ng effort sa isa't isa na. Yung ganun.
And makarecover na kayo sa mga past nyo. Sa mga past persons nyo. Dahil ayun, in love na kayo sa isa't isa. Para kayo masuffocate sa love. Fall kayo sa isa't isa. So, yan. May in love na naman siya sa'yo. Pero naka-recover na yan eh. Sa past person yung tao. It's a new person. And sa'yo na naman siya ma-stuck. Ma-fall. Ikaw na naman yung laman ng isip niyan. Isip niya ng isip sa'yo. Ganun ba talaga ma-in love yung person na yan? Yung emperor na yan? Oo. Ganyan siya ma-in love. Parang na-stuck sa isipan niya yung taong iniibig niya. Para siyang nag-hallucinate. Yung nag-imagine siya palagi. Yung taong karelasyon niya or yung taong na-in love siya. Yun yung laman ng isipan niya palagi. Yung nagde-daydreaming siya palagi. Ganun. Sa taong yan. So, ganun daw talaga siya ma-in love. So, ayan na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa rinig nito.